Yan mga master, so eto, testingin natin siya sa crank ng ating fat bike. Yan. Ano to master, brand na ito is Suolo. Tama ba Suolo? Yan. Yan. So sabi nila, dito daw ikakabit ka. Putik na yan. Bakit tinatamaan? Yun na, good morning mga master! So welcome na naman sa isang episode ng Helmet Shabby. So bibili tayo ng mga anik-anik sa bike, tapos titignan natin kung may silbi pa talaga to o nagpabudol na naman tayo, diba? So yun, wala nang paligoy-ligoy pa mga master! Let's go! Yun mga master, so for this episode, ang ating binili is SRWRN Bicycle Invisible Repair Tool Multi-Screwdriver T25 Wrench. Yan mga master, so ano siya? Basically, multi-tool siya mga master na ilalagay natin sa loob ng ating crankset. Yan. Pero syempre, pang halotech lang siya. Eto siya mga master. Buksan na natin. Diba? Nakakahon ha? Goodness. Wala freebies. So siya, SRWRN Hidden Tools. Yun. Pero at least maayos-ayos yung packaging nito mga master, no? So, yeah, tingnan natin. Okay, so may kasama siyang manual. Yon. So makikita nyo mga master, dito ang intended use niya. Ilalagay siya dun sa loob ng crankset natin na halotech, di ba? Yun. Para nakatago. Magnetic. Alam ko mga master, ano to eh? Imitation to nung ano eh. Parang wolf. Parang wolf tooth yung unang nabasa ko na gantong meron eh. Dati sa YouTube. So ito yung tsura niya mga master, oh. Kumpara natin sa currently kong ginagamit ang multi-tool. Ganyan siya kaliit. Ito yung ordinary natin lagi, di ba? Actually, ito yung dinadala ko sa ride. Meron siyang Allen, tsaka mga screwdriver, Phillips. Tapos ito yung binili natin. Yan. So mahaba lang siya ng onte. Tapos sa timbang naman, yung nakakagulat master, halos pareho lang sila ng timbang. Wala kasi ako dito nung weighing scale ng mga pang grams eh. So anyway, checkin natin ah. Ano ba mga meron dito? So unang-una, meron siya na itong ratchet. Okay, nagpa-pivot. Then meron siya mga ulo. Meron siyang Phillips. Star wrench. Oo, ito yung star, di ba? Oh, star. Meron siyang extender to, mga master, alam ko. Extender. Ay, Allen to, Allen. Allen size pala yan, mga master. So, dito sa baba, Allen uli. Allen. Allen. Okay. Ano pa ba? And then, meron siyang chain breaker, mga master. Yun. Ito. Paano gamitin itong chain breaker? Tapos. Ah. Yun. O, di ba? May pamputol ka na ng chain. Ayos. Tapos, itong parte na to master, magnetic to. Yan. So, yan yung kakapit lang sa crankset natin. Testingin natin mamaya kung magiging effective pa.
Tapos, sabi meron lalagyan ng ano, missing link. Dito mga master. Ito. Magnetic tong puppy na to. So, dito natin ilalagay yung dalawang missing link natin. Diba? Ano ba siya mga master? Comparable dun sa existing natin na usual natin ginagamit, diba? Importante kasi makover lahat ng sizes eh. So meron siya na ito. Ito. Ito yung pinakamalaki. Yan, ito. Meron siya ng pinakamalaki. Meron siya nung susunod. Meron siya nung pangatlo. Tatlo lang? Ay, hindi. Ito pala. Nakasaksak pala yung pang-apat. Okay. So, meron siyang apat na standard sizes, mga master. Chinek ko. Usually naman talaga, ito lang yung mga common na ginagamit natin na pantanggal sa mga bike. Eh. Kasi ito rin, siya rin nandito sa akin. Yung apat lang din yun. Diba? Mukhang okay naman. Ngayon, ang dagdag, ito, wala tong star. Ito, meron. Ayan. Tapos, meron tayong ulit Philips. Hala, nawawala yung alin. Ay, nawawala yung screwdriver, nalaglag. So yun mga master, sobrang ano lang to, sobrang simple multi-tool lang. Yung special lang is yun nga, ilalagay natin siya sa crankset. Tapos, ang halaga pala niya mga master is 739 pesos. Yan. Ngayon, 739 siya ngayon. Pero nung binili ko to last week, nasa 800 to eh. Visit nga eh. So, sige, tingnan natin. Magnetic siya mga master eh, no? Kaya hindi nalalaglag. O, diba? O, diba? Kahit saan naman yata, pwede natin. Ay! Hindi kulang. Talagang wala siyang flat screw. Ito ba? Oo nga master, walang flat screw. Wala nga mga master. So yun ang kulang dito. Kulang ka ng isang tool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siya, pero yung flat screw naging star. Yun lang. Pero sige mga master, anyway, samahan nyo ako at testing natin sa baba. Kung papasok ba siya sa crankset natin. Kasi yun yung critical na pinag-uusapan dito mga master, di ba? Mamaya, madaling malaglag ko eh. So, yeah, tignan natin. Yan mga master, so, eto, testingin natin siya sa crank ng ating fat bike. Yan. Ano to master, brand na ito is Suolo. Tama ba Suolo? Yan. So, sabi nila, dito daw ikakabit ka. Putik na yan. Tinatamaan. Hindi nga. Uy! Anak ka naman ng titing yan, no? Bakit hindi ka siya? Visit. Eh, tinatamaan. Testingin natin. Lipat tayo. Ito. Testingin natin sa isa dati yung bike master. Ito, sagbit to na crank, ha? Yan. Uy! Ano mali?
putik na yan. Merong ano yun? Merong groove. Pag tinanggal ko itong mga ano. Pag tinanggal ko itong mga harang-harang ito. Di talaga pasok. Ay, nako. Try natin dito, master. Aray ko. Eto, try natin sa ating alivio. Eto ah, Shimano na to ah. Dalan siya gumagana sa alivio. Pero yung magnet na master, malakas naman. Hindi matatanggal ito. Sa kahit anong... Hindi ito matatanggal, master. Tingin ko. Yeah. Yan, mga master. Try natin sa ating ano folding bike. Light Pro. So yun mga master, so ano masasabi ko, para sa halagang 750 pesos, tingin ko budol to master, kasi hindi nakasulat sa site, na pang Shimano crank lang siya. Tinry natin sa Ragusa, sa Sunweb, sa Light Pro, sa Suomi, hindi talaga siya pumapasok master. Tingin ko specifically lang to for Shimano cranksets na Halotech. Tapos wala pa siyang flat screw. So yun mga master, sa tingin ko budol to. So, hanggang dito na lang mga master. Thank you for watching. Salamat.